Ito nga pala yung aking 12 volt solar power generator. So ito nga po pala yung kanyang itsura, no? So ang capacity nga po pala nito ay 12 volts, 30 amps, 430 watts. So ito nga po pala yung kanyang expect. So mayroon tayo ditong dalawang charger port na mayroong tigdalawang USB input. So mayroon din tayo ditong dalawang 5.1 to 2.1 na DC jack. 12 volts po ito. So at dito sa gilid ay yung ating mga switch, dalawa, at meron din ditong isa na 5.5 by 2.1 na DC port. Dito na lang sa kabila, meron din tayo ditong fuse na 5 amps. At meron din tayo ditong isang switch, at ito yung kanyang charging input. So dito sa harapan, meron tayong dalawang LED light at dalawang battery terminal. At ito naman sa taas, ang kanyang battery capacity voltage. At dito naman sa harapan, yung kanyang watts meter. So ayan yung kanyang state of charge raw. So meron siyang 13.1, 100%. So paano nga ba paganahin ito? So ito yung kanyang main switch. So ayan, meron siyang susi. So pag ilaw natin to, so ayan, lalabas yung kanyang volts at saka yung kanyang consume meter. So zero siya, no? So ngayon ay pagkaganahin natin itong dalawang LED. So dito yung kanyang pindutan. So pipindutin mo siya dyan. Yan. Dito tayo sa kanan. Ito yung kanyang switch. So ito yung papunta dito sa kanyang dalawang jack input na 12 volts na pwedeng gamitin sa ating mga router o wifi router pang emergency. So ayan. At ito naman sa baba, ito yung ating port papunta dito sa ating mga charger ng cellphone. So i-try natin ito, no? So mayroon tayo ditong dalawang LED light na USB type. So dito natin siya i-try. So isasaksak lang natin ito dito. So ayan, gumana siya. So, at dito naman sa kabila, yan, gumagana siya. So pwede mo rin siyang patayin dito. Pindutin mo lang dyan. At ito, pindutin mo lang dito. Mamatay na siya. So alright. So ipapakita ko lang muna sa inyo, ano, kung ilan yung kinukonsumo niya. So pag pinapagana natin siya. So alright. So pinutin natin yung kanyang ilaw. So ayan, lumalabas yung kanyang consume. Dito rin sa kabila. Ayan, dumagdag siya. Isabay na natin yung ilaw. So ayan. So kung nakikita nyo, nakikita natin dito yung kanyang kinukonsume. So ayan. So patayin natin dito. So ayan, napakaganda, no? So ngayon ay bubuksan natin to at papakita ko sa inyo ang loob nito at ibabalance na rin natin yung battery. So kasi matagal ko na itong hindi nababalance, titingnan natin kung balance pa ba yung mga battery nito. So ayan, at naluwagan na natin itong apat na tornilyo. So ngayon ang gawin natin ay bubuksan natin at makikita nyo kung ano nga ba ang laman nito. So ayan, ayan yung kanyang loob. Ayan. So ito nga pala yung kanyang battery pack, ano? So meron siyang 20 pirasong 32650 na battery. Naka 4S, 4P po ang ating build. So ngayon, wala tayong balancer meter na linagay doon. So ngayon ay magbabalance tayo, magmamanual balance tayo. At yun ang ituturo ko sa inyo kung paano. At sa mga baguhan dyan, panoorin nyo po ito kung paano tayo magbalance ng battery. So ayan. So ang gagawin ko is iangat ko muna ito. Dito tayo magbabalance sa kanyang BMS. So ayan, angat natin. So ito na yung kanyang BMS, no? So ayan. So ayan, mag-umpisa na tayo magbalance ng battery. Gamit dito lamang sa dito lamang tayo magbabalance sa kanyang BMS, no? So dahil hindi natin ito piling tanggalin dahil naka-fix na ito dito, so dito tayo magbabalance. So ayan, gumamit tayo ng multi-tester. So ang first step na gagawin natin ay
dito tayo sa kanyang main negative. So ayan, ito yung kanyang main negative. So i-coconnect natin yan, at itong positive ng ating probe ilalagay natin dito sa B1. So first ng ating positive. So ganyan ang ating gagawin, no? So ayan, meron tayong nakuhang 3.2. So ayan. So second natin yung kanyang second battery line. So ang gagawin natin is itong negative naman, ito yung ilalagay natin dito sa B1. At yung ating positive ilalagay natin sa kanyang B2 ng BMS. So ayan, mayroon tayong 3.2.82. So next natin, para makuha natin yung balance ng ating third line. So ang gagawin natin, ito naman yung negative, ito naman yung ilalagay natin sa B2. At itong positive ay ilalagay natin sa B3. So ayan, mayroon tayong 3.2.83. So ayan, so pang last natin na linya na ating ibabalance ay ilalagay ulit natin itong negative niya sa B3. At itong positive ay ilalagay natin sa kanyang huling positive, no? So ayan, mayroon tayong 3.83. So ganyan lang po ang pagbalance, no? So balance na balance po ang ating battery pack. At napaganda pa rin ang performance niya. So naglagay nga pala ako dito ng heatsink dito sa kanyang mga MOSFET para kung hindi masyadong uminit. Dahil ito po ay silyado po ito, no? So wala po ditong sumadali pong uminit ito dahil silyado. Kaya naglagay po ako dito ng heatsink. So ayan. So ganun lang po ang pagbabalance ng ating mga battery pack na may balot, no? So napakadali lang po. So ayan po, at naibalik na natin si dati yung kanyang ano. At ipapakita ko rin po sa inyo na mayroon din siyang active balancer na capacitor type. Ito po ay 1.2 active balancer. So at ito yung kanyang mga wiring sa loob, no? So ayan po. So hindi po ako naglagay dito ng inverter dahil ito po ay pang backup lamang na pang charge ng cellphone at pang backup sa wifi router. Hindi po ito pang pampagana ng mga 220 na mga o sa mga appliances. Ito po ay pang backup lamang at ginagawa ko rin, purpose ko rito ay power bank sa mga cellphone. So yun lang po. At kung napanood mo po itong video na ito ay pakishare na rin po para po marami pa tayong ma-inspire sa ating mga ka-DIY na gusto rin matuto ng pansusolar, no? At maraming maraming salamat po at God bless.